Ayan, so magandang araw mga kalamon. So eto na naman tayo. Nakalabas na naman tayo. Maghanap na naman tayo ng mga kainan. So ngayong araw na to, nagbabalik tayo dito sa Makati Poblacion area. So dito ulit tayo maghanap ng mga kainan at maikutan. So samahan nyo kami ngayong araw na to. Meron akong isang shoutout ngayong video na to. So shoutout natin to para sa anak ng ating katrabaho. So si JT. Shoutout natin. Shout out. Ito, mukhang pag lumaki-laki pa to si JT, makakasama natin to. Malakas to. Malakas to sa kainan, sa lamunan. So, JT, stay in school. Aral ka mabuti. Tapos, alam mo na, huwag mong gagalitin si mami mo. May shoutout ako sa laging nanonood ng videos natin. Friend ni mama, si Ate Annie. Tama. Kasi dalawa yun eh. So, Ate Annie or Ate Ami. Shoutout sa inyo pa. Hello po. Yan. So, ngayon, lalabas na tayo ng sasakyan. Medyo naghahanap-hanap lang tayo. Tumatantya tayo ng parking dito sa Makati. So, alam niyo na, pag dito nagkamali ka, club ka. Caliper ka na. Extra caliper ka pan lima. So, yun. So, eto na, maglalakad-lakad na tayo, maghanap na tayo ng masisibugan. So, samahan niyo kami. Sipisyan dito sa poblasyon. Naka-order na rin tayo. Santay na lang natin ma-serve. Medyo marami-rami yung in-order natin pero sana makaya natin maubos. Radish na kimchi. Fresh na fresh. Sakto lang balanso, hindi siya sobrang hanghang. Hindi rin maalat. Nalalasahan mo rin yung garlic. Ito naman yung ordinary yung kimchi. Kaya... Okay, yung timpla. Kimchi mismo, wala akong masabi. Wala akong reklamo. Good. Kamusta yung ano mo? Kimchi rice mo. Sorry. Anano? Koreanong koreano. Ayos sa'yo. Good, good. That's to the best. Oo. Horse radish kimchi. Sarap talaga. Kamusta? Ang beef soup mo. Sarap. Hindi naman siya sobrang angang. Mukha lang. Makati lang ng konting-konti lang. Kala mo lang. May konting buhit na, hindi naman sobra. Na, spicy beef soup. Warm mismo ng soup. Talagang parang yayakapin, saktong-sakto ngayong ano. Ngayong panahon na to, medyo makulimlim. So, saktong-sakto itong spicy beef soup nila. So, hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko, pero bala na. Basta masarap yung resulta. Ito yung laman ng beef soup nila. Mainit. Napaso ako. Pero wala akong pakalam. Masarap. Masarap. So, na-serve na po yung stew natin. So, nagdala sila ng maliit na kalan dito. Yung butane na kalan. Para sure na mainit pa rin yung soup mo. Galing dito sa stew. Alright. Ano yung
Sarap dito, guys. Try nyo dito. The best. Solid, no? Legit yung pagkain. Magiging Korean na talaga. So ito yung liver na kasama ng pork sausage, yung Korean pork sausage. Sinawsaw ko lang ng konti dito sa spicy beef soup natin para medyo magkaroon ng extra lasa. Tapos sundan natin itong palang sausage na may vermicelli. Panalo. Yeah, so officially, susuko na tayo sa pagkain natin. Oh boss, solid, solid. Grabe. So, we may not be very close sa ordering, in ordering yung mga the best, pero we've tasted enough. Alam namin na yung mga iba pang pagkain na dito ay solid. So, ito pala mga nakain namin. Solved na kami. What more kung ma-order namin yung mga best. So, good job. Thank you sa napakasarap na pagkain. Ayan, so natapos na po tayong kumain sa City Xian dito sa sa Manda. Ay, sa Manda. Sa Makati. Manda. Nalipat na. Nilipat na kanina lang. Maraming salamat po. Pasensya na, medyo maingay para may nagko-construct dito sa may unahan. Pero napaka-solid ng pagkain. Nabuhayan. Kanina, di ba? Parang medyo under the weather na siya. Pero kaya na. Buhay na buhay na. Napakasarap po ng pagkain. Subukan nyo. Try nyo itong mga Korean food dito sa Citician. So, marami rin yung serving nila. Huwag kayo mabibigla pag umorder kayo. Lalo na yung chicken stew. Para, pang ano, isang buong manok yung ginamit. Solid, solid. So, sana makabalik kami dito. Thank you po ulit. Thank you po sa napakasarap na pagkain. So, ngayon naman, maghanap ulit tayo ng iba pang mapupuntahan. So, samahan nyo kami. Sa paglalakad-lakad po natin dito sa poblasyon. So, dito tayo natigil sa Vina Cafe. So, itong cafe na to is galing sa Vietnam. So, local siya sa Vietnam. Tapos, kasama rin yung nasa tawid. May makikita kayo din logo ito. Vina Mart. So, ayun na nga po. Itong Vina Cafe, Vina Mart, tapos ano yan? Vinfast na kotse sa Vietnam is pag may may-ari yata na isa sa pinakamayaman sa Vietnam. So, kanya rin tong ano, Vina Cafe na to. Ewan ko lang kung baka franchise siya dito, pero posibleng siya rin yung nagdala nito dito sa Pilipinas, dito sa Makati. So, naka-order na tayo dito. Mga drinks naman na order natin dito. So, stay tuned. So, ito, tikman natin. Parang complimentary tea daw yata ito dito sa Vina Cafe. So, try. So, parang ano, mild lang siya na tsaa or ewan ko kung anong essence yung nandito sa kanya. Parang medyo may nalalasaan ako, naamoy akong pandan sa tea. Pero okay yung lasa niya. Hindi siya mapait or something. Mild na mild lang siya. Actually, konting i-mild mo pa siya, parang maglalasang tubig na siya. So, ganun siya ka-mild. Pero good siya. Pang refreshing siya. Sakto, medyo umiinit na kanina, medyo makulimlim. So, saktong-sakto lang. Lemon tea na pala. Natural siya at hindi siya matamis masyado. Hindi naman sobrang maasin.
siya yung artificial na powder. Ah, lemon juice. Ayos. Ito nga ka naman yung iced tea. Try natin itong iced tea mismo. Parang medyo may awig yung aftertaste niya dito sa complimentary tea. Pero ito, mix na siya ng asin, tamis. So, good siya. Refreshing pa rin. At, well, medyo malakas ng konti yung asin pero hindi naman siya yung nakakaasap na asin mismo. Okay pa rin. So, ito naman yung Cafe Suwada. So, kung mahalataan nyo sa ibang mga video natin, nagkaroon na rin tayo ng chance na makatikim ng Cafe Suwada sa iba't ibang coffee shop. So, ito naman, titikman natin galing dito sa Vina Cafe. So, kung mapapansin nyo kanina, nasa ilalim parang creamer. Medyo nahalo ko na rin naman siya. Medyo mas matapang to. Medyo mas may konting pait siya. Pero hindi siya yung sobra na parang nakakasuya. Yung pait niya is pampagising mismo. So, saktong-sakto. Ngayon, galing pa lang tayo kanina sa trabaho. Wala pang tulog. Idlip lang meron. Ngayon lang ang baon natin. Sa video na to. So, good na good to. Pampagising ng diwa. So, sakto para sa susunod pa nating pupuntahan na location. So, yan. So, tapos na po tayo. Ngayon, pabalik na tayo sa may sasakyan muna. Tamay-tamay muna konti. So, ayun. Nakabalik na po tayo dito sa sasakyan. At, medyo nabati po. Muulan. Muulan na naman. So, medyo tambay-tambay ng konti sa patila ng ulan. Sana tumila. Saka tayo maghanap ng next na mapupunta. So, ayan po. Hindi na po siya tumigil. Ay, naman. Rain, go away. Kami pa ilalaman pa. Ayan po, tumila na rin sa wakas yung ulan. Medyo okay na rin yung panahon. Hindi rin gaano mainit. So ngayon, nandito tayo sa una-unaan lang actually nung kinain na natin kanina. Ngayon, nandito tayo sa Tia Abuela. So, dito tayo nakatapay, naka-alfresco dining tayo ngayon. Although okay yung loob nila. Maganda yung aesthetics ng loob mismo. Maganda yung design. Pero mas maganda kung dito lang tayo sa labas, at least medyo open air, chill mode lang. So ngayon naka-order na rin tayo dito. Puro mga ano lang, mga pika-pika lang yung in-order natin. So si Alin. Mga ano lang, snack-snack lang yung in-order natin dito. So mamaya pakita namin sa inyo yung mga in-order. So ito po, nandito tayo. Alfresco dining sa Tia Abuela. So dito po sa park na to. Yan, palabas dyan. Papunta dun yung Citizen, yung Korean na resto na kinain natin kanina. So, palabas tayo dyan. Tapos kakaliwa lang ng konti, tawid ng kalsada, nandun yung Citizen. Tapos kaharap natin itong The Palette. Natin kung gaano ka-fresh yung fresh orange juice nila dito sa Tia Abuela. Sarap. Ayos. Kumusta ang baby squid nila? Sarap ang. Sarap ng dip. Yung dip. Ano yan? Garlic mayo? Not sure, pero maasim. Medyo maasim. Pero hindi ko na ano yung garlic. Parang hindi. Sarap. Pero kumusta yung ano niya? Yung breading? Yung crispiness. All in all, masarap. Okay siya. Soft. Yung squid. Yung breading. Crispy. Nice.
ito natural, natural, walang walang halong sugar actually. Feeling ko mangga lang ito. Parang crenache na mangoes. Mm. Parang same nitong itong fresh na orange juice. Yes. Orange na orange yung lasa. Sarap. Try this. Kakaiba-iba to eh. Ano nga na to? Chorizo, squid ink. Nakalimutan ko itong isa. Okay. Kala ko meron siyang sa gitna. At kumusta yung lasa niya? Mm. Alam mo masarap siya pag may kahit. Pang ulam. Pang ulam yung lasa. Nice. Alam mo, kala ko talaga siya yung donut. Oo. Oh, itsura kasi yun. Pero good siya, good. Good talaga. Masarap. So, try naman natin ngayon si Gambas. Medyo may konting lutong pa si shrimp. Fresh. Okay yung lasa niya. May konting kagat ng anghang. Probably dahil sa seasoning nito. Malasa din yung chilies, yung garlic. Okay siya. Good. Maganda. Masarap na pika-pika to. Ang sarap nito. Parang yung essence ng chorizo, squid ink, and yung hamon. Packed sa napakaliit lang nito. Pero kahit na napakaliit niya, napakamalasa. Yan, so inabot na naman po tayo ng hapon, magagabi na naman, pero natapos na tayo sa lakad ngayong weekend na to. So thank you so much sa pagsama sa amin. May shoutout ka pa? May dadagdag ka? Wala na. Yan, so thank you ulit sa pagsubaybay sa ating mga lakad at see you sa next weekend. So salamat mga kalaman, bye-bye!